Anong gusto mo ito, mechado, kaldereta, adobo, bagong luto yan? Wala po. Eh, bagong luto. Ito, kaldereta, besel. Oh, tell me the good news. Ang bango-bango ng ulam dito. Hindi yung good news na yan ang gusto kong malaman. Mission accomplished ka ba? Mission accomplished ka. Oh, good. Mission accomplished na. Daan sa santong dasalan, daanin sa santong paspasan. Aray, sige po, ahas. Saan po ba dito yung VCR nyo po? Doon. Doon po ba? Ano nangyari doon sa dalawang yun? Lola, hindi naman po amoy panis. Eh kung hindi panis, bakit nagkaganon yung mga customer? Eh, baka naman na may nakakita sa'yo nung nilagyan mo ng gamot yung pagkain. Nag-ingat po ako. Hindi po tayo mabibisto. Good. Alam ko naman maasahan kita eh. For your services and for your contribution to the betterment of our community. That's for you. Salamat po, Katby. Sige po, alis na po ako. Tignan mo nga. Oo, wag na. Itapon na yan. Sige po. Lola, oh! Nakita ko po sa basurahan. Ano yan? Ano? Aba, eh, pampapuruga ito, ah! Bakit tayo nagkaroon niya sa basurahan natin? Lola, eh, kung totoo po yung sinasabi ni Elmo, baka po pati yung ibang ulam natin, nilagyan din nila. Elmo, tikman mo nga yung ibang ulam, baka pwede pa. Ha? Ayoko nga. Panihingin lang. Itatapon na lang po ba natin yung mga ulam? Eh, ano pa nga ba? Alangan naman tikman natin. Baka kung mapapano tayong lahat. Lola, naniniwala na po ba kayo sa akin? Ay, naku. Lalabas din ang katotohanan. Pero, siyempre, Lola, para mangyari po yun, kailangan kumilos na ng task force karinderiya. Sir, ma'am. Kamusta ang lagay niyo? Maayos naman po, ma'am. Hindi naman po masyado malala ang tama namin. Mababaw lang. Mabuti naman ang sabi. Magpagaling kayo agad. Dahil sabay-sabay natin pag-iiganting kasama natin. Yes, sir. Shoot! Nasaan ang pamilya? Sila po. Ikirama ito. Condolence. Condolence. Kung gaano pinagtanggol ng asawa ninyo, ng kapatid ninyo at anak ninyo ang bansa natin. Ganun din kayong ipagtatanggol ng bansa natin. Maraming salamat po, President Hidalgo. Kayo na lang po ang pag-asa namin. Bigyan niyo po ng katarungan ang pagkamatay ng pamilya namin. Maasahan niyo. Bueno, sige. Imbestigahan natin. Ako man, gusto kong malaman eh. Kung sinong sumasabotahe sa karinderya natin. Pahig na po kayo, Lola. Konting panahon na lang, mapapalitan na ng litrato ko ang mga nandito. Ako ang magiging reyna ng palasyong ito. Sisiguraduhin ko na iikot ang mundo ni Oscar sa akin. At ako naman ang magpapaikot sa kanya. Di pa rin mali sa isip ko. Paano kung ako nasa kalagayan nila? Paano kung ako'y namatay? Kawawa naman mga magulang ko. Argas, hindi naman mawawala sa tungkulin natin. Ang malagay sa panganib ang mga buhay natin. Delikado talaga ang pagiging pulis. Isipin mo. Sarili nating buhay ang sinusugal natin. Alang-alang sa buhay ng iba. Kahit delikado, at lagi nasa kapakamakan ng buhay natin, kailangan natin gawin ang tungkulin natin. Dahil kung hindi, mananaig ang kasamaan. At yung mga insenteng tao, malalagay sa panganib ang buhay nila.
Kaya kailangan mabigyan natin ng hustisya ang pagkamatay ng mga kasama natin. Napakasakit makita ang sasapitin ng kanilang mga pamilya. Boss, yung lumalakas negosyo natin. Kaya nga mas kailangan natin si Lily at yung proteksyon na may bibigay niya sa atin. Alam mo, plano kong palakihin pa yung negosyo natin. Kung may lugar na tayo sa norte, malakas na rin doon, boss. Alam mo, habang malakas yung negosyo, sinasamantala natin. Bakit ka tumatawag? Gusto ko lang naman siguraduhin na ligtas ka. Anong oras ka nga pala uuwi? Ano ako, asawa mo? Oo nga pala. Nandyan ka ba sa bahay ng gusto mong mapangasawa? Mm-hmm. Okay din ang mga tao mo. Nire-report ang bawat kilos ko. Para sa kapakanan mo yan, Lily. Nating dalawa. Kaya wag mo akong istorbohin. Ano to? Mr. President! Pinapakita po namin yung grades namin kay Miss Lily. Ang gagaling ng mga bata, Oscar. Ang tataas ng grades. Talaga? Proud na proud talaga ako sa inyo. Oh, matulog na kayo. May pasok pa kayo bukas. Opo. Alam namin ang ganyang pakiramdam, General. Nawala sa amin ang apo ni Lola si Ador. Nawala ang anak si Makmak. Ay, di mo matay si Ricky Boy. Kaya nga pa, ayoko nang pinag-uusapan ng mga balitang ganyan. Kasi nagbabalik alaala lahat ng mga pangyayari sa buhay natin. Ewan ko malala, Flora. Bakit may mga taong ganyan? Gusto na lang pumatay ng mga taong walang kalaban-laban. Naku, Labs, nabanggit mo yung napatay. Cardo, kanina may kumain doon sa karinderya at naglagay ng pampapurga doon sa mga ulam natin. Naku, buti na lang ka mo. Nakita namin yung bote. Nandun na sa basurahan. Huwag ko kayo mag-alala, Lola Flora. Iimbestigahan namin yan. Malamang may pakayang taong yun at gusto sirain ang kainan natin. Malay nyo, nasusunod laso ng ilagay. Ano pa nga ba? Sigurado ako, kaya nila ginagawa yan. Para masira sa mga tao yung kainan niya, Lola Flora. Siyempre, yung mga taong desperado na makaagaw ng customer. Da, mabuti pa. Pupunta ako sila, Konji. At kakausapin ko sila. Naku, apo, wag na. Wala pa naman tayong matibay na ebidensya. Yan ang habang sinasabi ko eh. Huwag na munang pag-usapan yan kasi wala naman tayong preba. Tara na! Bebet! Woohoo! Nakikita! Bebet! Naamoy kita! Amoy kita! Oscar, sorry ah. Para saan? Baka kasi nakakaabala na ako. Dumadalaw ako dito nang hindi kita nasasabihan. Malungkot kasi sa bahay eh. Mag-isa lang ako doon. Walang kaso yun. Alam mo nang welcome ka dito sa palasyo. Saka pwede kang dumalaw kahit anong oras mong gusto. Saka hinahanap-hanap ka rin naman ng mga bata. Nasaan na yun? Boss, dapat nakahalata. Sige, hanapin nyo! Dali! Doon kayo! Ang, 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 ang! Kahit maraming baboy dito, naaamoy kita! Walang puputo! Walang hustisya sa gagawin ninyo. Ang dapat dyan, paglaruan muna natin! Mi-m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 i
Ano? Matapang ka? Ha? Hindi ka pa pwedeng mamatay. Ano? Gusto mong gumante? Ha? Gusto mong gumante? Sige! Umawi ka! Umawi ka! Ito, oh! Ito! Wala pala kayo! Yun lang! Ang hina naman! Akala ko pa naman matinig kayo! Maswerte ka dahil ang huling mukhang nakita mo ay ang mukha ni Pumo. Bakit, Guzman? Saan basta mong balita ho? Ano? Dali sa'yo, Sir Vera. Ba't ang nangyari kay Rivera? Natagpuan sa palengke. Malapit sa bahay nila. Patay. Sir. Sir. Ano nangyari? May nag-alerto sa amin ng mga karga doon sa palengke, Sir. Nakita nila sa tambak ng basura si Captain Rivera. Sir. Doon pa rin ang mga soko. Iniimbestigan nila ang area kung saan siya nakita. Nakasya siya? Dito, sir. Sir, yun po siya. Sino kaya may gawa nito? Kuritado kaya ito sa nangyari sa atin sa karinderya? Malamang, isang grupo lang gumawa nito. Boss, alam na kaya ni Dalisa at ng grupo niya ang nangyari sa kasama nila? Oo. Oh. Malamang natatakot sila ngayon. Hindi pa rin ako makapaniwala. Patay na si Rivera. Mahirap tanggapin. Lalo na para sa amin. Maraming taon niyang nakasama sa CIDG. Napakaaba na pinagsamahan natin lahat. Hindi ko maiisip na nangyari sa kanya to. Hindi man lang natin siya natulungan. Kailangan ninyong mahanap ang may mga kagagawa nito. Sa lalong madaling panahon. Hanggang sa ngayon ay iniimbestigahan pa rin ang mga otoridad kung sino ang may gawa ng karumal-dumal na krimen. Ang hihina naman pala nila eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila tayo mahanap. Akala ko pa naman na matalas ang mata ng mga agila. Hindi pala. Boss, huwag yan ang hamunin. Baka mamaya may balin pa sa atin yung investigasyon eh. Matuntun pa tayo ng pulis dito. Wala akong pakilam! At hindi ako nagtatakot eh! Mas gusto kong nana. Hanapin nila tayo! Punta na kayo dito! Rata na! Rata na! Kahit ako ay
Probinsyano. Di uurong kahit dehado, pag sumipat asintado.